Ka Inang Yaya Pinay, Japan. Shout out sa iyo, small. Small low shopper, malaki. Lalaki rin yan, no? From Japan, fresh from Japan, si Inang Yaya Pinay. Ingat kayo palagi, Inang Yayang Pinay. I love you. Ganyan. Magkakaroon sila ng sana. Ganitong init, okay pa eh. Ayan, dapat ito. Pump ng ano. Yan, kunyaring ganyan, di ba? Parang may tubig na ganito. Yan. Tagaluin ko na lang kasi ano, mahina ako sa English. Hello guys! Hello mga kainang! So, may mga nanonood sa mga videos ko na may mangilan-ngilan na nagre-request kung ano ba yung mga do's and don'ts sa succulents. So, disclaimer lang, bali ang ito ipapakita ko sa inyo, ma-share ko is yung mga na-experience ko lang. Hindi po ako professional, don't push me, don't bash me. So, yung isi-share ko lang sa inyo is yung na-experience ko talaga. So, panoorin niyo po ito. So, let's start! What is propagation? Propagate. Tagaluin ko na lang kasi ano, mahina ako sa English. Oh my God! Tagalog. So, ano yung propagate? Yung propagate is yung pagpaparami ng mga halaman. So, propagation naman. So, pararamihin mo siya. May tatlong klase ng pagpaparami, propagation or propagate. Ito yung by air, by soil or lupa, ganun. And by water. So, ganitong itsura niya. Actually, mas maganda sa labas eh. Kaya lang, mainit na kasi summer na dito eh. Eh yung imitation kong puti, may expert. Kaya dito na lang tayo sa loob. So, tama na explain ako. Yun nga, eto. Inano ko siya, bali, pinutol ko by dahon lang. Tapos, pinatubo ko siya sa lupa. So, ngayon, dumami na siya. Yan. Naging ganyan na siya. Tapos, ito tumubo ulit. Ito lang yan nung una eh. Tapos, nung nag-init na dito, nagtag-init, bali, umano siya, tumubo na itong isa. Tapos, another one again. English ulit ha. Tapos, ito naman, pinutol ko siya ng dahon muna. Hanggang sa, yun nga nung medyo uminit-init na, nagkaroon na siya ng baby. Ayan, nakita nyo. Propagation by water naman to. Ayan siya. Tapos ito naman, succulents by air. By air siya. Pinutol ko siya. Pinutol ko siya dun sa may pinaka-mother niya. Kasi nagkaroon siya ng parang mga peste. Nisprayan ko muna ng may alcohol na konti lang. Tapos 1 liter na tubig. Nisprayan ko siya. So, tapos, meron pa nga, pero tingin ko patay na yung mga pest dyan eh. So, by air naman to. Tapos siya, nagkaroon na siya ng ugat. Tatlong klase ng propagation. By air, by water, tsaka by soil. Ayan siya. Ito yung sa soil ko naman. Succulents naman, iba't iba rin yung pagpapa-tubo. Pwedeng mula dito, pwede mo na siyang ilagay sa lupa. Tapos, ito naman, by petals. Kita nyo guys. Inano ko siya, tinanggalan ko yung dahon. Tapos, naging ganito na siya. Nilagay ko siya sa lupa. Tapos, yan na siya. Yan, lumalaki na siya. Ito, itong stem na to, bali dito yan galing. Kasi nga, may mga peste siya, pinutol ko. So, nung nagtag-init, ayan siya, medyo tumubo na rin ang isang babies. Yan, tapos may mga, may ugat-ugat na rin siya. Dito. So, ganyan itsura niya. Pag petals. Laki na niya. Ayan. Ganun! Tapos, yung mga tumutubong mga succulents, iba-iba yan. Meron tumutubo mula sa ugat. Ito, dalawa siya eh. 2-in-1 na siya. Mula sa ugat or sa flowers. Ito, flowers din. By flowers naman din. Ayan. So, ito, pwede na natin ito.
itanim. May mga nagtanong din na, paano ba magtanim ng succulents? Ako kasi, ang ginagawa ko, puputulin ko muna siya, tapos hindi ko agad nilalagay sa lupa. Bali, pinadadry ko muna yung ano niya, ugat niya. Tapos, pag dry na siya, dun ko na tinatanim. Kasi, nagtry ako once na nagtanim ako agad ng pagkaputol ko, inano ko agad siya, tinanim ko. Ang tagal niyang umano, ang tagal niyang, hindi naman sila patay, kaya lang, ang tagal nilang maging ano, parang healthy tingnan. Unlike, patagalin muna kahit 3 days, tsaka nyo ilagay sa lupa. So, meron din mga ilan nila na nagtanong kung ano ba ang magandang lupa sa succulents. So, ako, I recommend na pang-indoor ang mga lupa ng succulents. Ganito. Kung sana nasa Japan kayo, sa 100 shop, sa Daiso, ganyan, meron tinda ganito. Ang kalaki. Dry soil. So, parang dry soil to eh. Ganyan. Ito rin na parang may halong buhangin na lupa. Kali ganyan. Minimix ko siya. Bakit hindi pang ano, pang labas, pang garden na lupa ang ginagamit ko? Kasi ang succulents, ayaw nila ng basa. Napakadali nitong alagaan. Actually, itong mga succulents, pag winter, siguro mga sa 1 month siguro, once mo lang didiligan. Hindi sila kailangan, hindi sila alagain. Ito nga yung lupa na gagamitin pang indoor, hindi pang outdoor. Kasi gusto nila yung medyo moist lang, hindi yung basang-basa. So, ayan ha. Ayan siya. Ni-mix lang ito. Kung nanood kayo ng isa sa vlog ko na nagawa tayo ng, actually, pangalawang gawa ko na to sa vlog ko eh. Yung isa, binigay ko. So, bali ito, siguro 3 weeks na ito. Bali, ngayon ko lang ulit siya didiligan. Pero, healthy siya, di ba? Ayan nyo, guys. Kita nyo ba? Yun nga, kung napanood nyo yung isa kong vlog na nagawa ako, ito yun yung ginawa ko. Actually, kay Pipi to eh. Ako sa kanya, parang regalo ganun. I miss you, Pipi. So, ayun nga. So, bali, pag naggawa kayo ng succulents, dapat, after nyo gawaan siya, so, bali, kailangan i-dry muna yung mga leaves nila. Parang ganito nga, i-dry. So, tas yun nga, ilalagay sa lupa. Then, huwag nyo muna didiligan kahit 1 week. After 1 week, saka nyo diligan. So, dito naman sa bahay, hindi pa naman ganun kainit talaga. Pa-summer pa lang. So, 2 weeks na ito, bali, didiligan na natin siya ngayon. Ang pagdilig naman ng succulents, bihirang-bihira lang, pero kailangan talaga, talagang baga, full na tubig talaga na ilagay nyo. Kasi, nag-dry na nga yung lube niya, bali, kailangan talagang basang-basa lahat siya. So, yun. Full, ano, tingnan nyo rin yung mga dito, kasi syempre, mga lupa, ano na dyan. Ingat rin lang. So, meron talagang pangdilig ng succulents. Sa labas kayo, sa garden, or sa veranda, ganyan, huwag yung shower, ha? Huwag yung shower ang gawin yung pangdilig. Ganito dapat, ganyan. Bakit ganito? Kasi, hindi kakalat yung lupa. Kailangan sa gilid lang. At saka, dahan-dahan. Dahan-dahan lang, ganyan. Kasi pag shower, 'di ba? Ano siya, parang pasabog ganyan, pasabog siya, 'di ba? Kailangan dahan-dahan lang kasi kailangan niya lahat, masipsip lahat ng tubig. So dahan-dahan lang. Huwag shower ha, kailangan ganito. Okay? Napanood niyo yung isa kong vlog na yung nagawa ako ng design sa cleanse. Ilagyan ko siya ng cinnamon after kong magawaan. Bakit nilalagyan ko ng cinnamon? Ito, napanood ko to sa YouTube lang, pero talagang effective naman. Kaya ako nilalagyan ng cinnamon after kong mag-design ng succulents o magtanim ng succulent. Kasi yung mga pest, ayaw nila ng amoy ng cinnamon. Effective talaga, gawin nyo to guys, talagang maganda. Maglagay kayo after magtanim or mag-design ng succulents. Kasi hindi sila pupuntahan ng mga succulents. Hindi sila pupuntahan ng peste. Tignan nyo guys, oh. Yung pinutol ko siya, diba? Tapos ayan, oh, meron na siyang baby lumalabas. Nakakatuwa. Ay, nakita nyo ba? Tren. Mga babies na.
alam yung succulents talaga, mas gusto nila yung ano, warm air. Hindi yung ano ah, hindi yung malamig. At saka tip ko nga pala, pag mag mga beginners, kasi ako beginners dati, siguro last year nga o, last year ng December, ako nag-umpisang ma-discover yung succulents. Ginawa ko, parang na-frustrated ako, kumbaga. So parang hindi naman sila lumalaki, ganun, parang ano? Parang ayoko na mag-ano, alaga ng succulents. Hindi sila patay, kaya lang, mas healthy sila pag talagang tag-init. Ang problema lang, sa tag-init, so ano, hindi sila kailangan talagang tapat sa araw, ha? Kasi ano sila, nagiging ganito sila, o, nangunguluntoy sila. Wag yung itatapat talaga sa araw. Ang succulents, ano lang, 8 hours lang kailangan ng ano nila. At maaari talaga, wag yung tapat na tapat. At saka, pag kunyaring umulan or after ng ulan, kinabukasan, may mga konting tubig sila dito. Pag sa garden ha, or sa pagdilig nyo. Pagka dilig nyo, may mga maiiwang mga tubig dyan. So, kailangan, anhin nyo yun. Meron akong pump dito. So, ito. Ipapump nyo. Tatanggalin nyo yung natirang tubig. Ganyan ninyo. Gaganyan nyo siya. May tunog pa, diba? Saka pa. Bakit ginaganon? Kasi, nagkaka-sunburn sila. Ito lang, may papakita ko sa inyo na ano. Labas tayo kahit mainit. Nagkakaroon sila ng sunburn. Ganitong init, okay pa eh. Ayan, dapat ito. Pump ng ano. Yan, kunyaring ganyan, diba? Parang may tubig na ganito. Yan, dapat ipump yan kasi pag super init na, hindi natanggal yan. Nagkakaroon siya ng sunburn. Ito, gawa ko rin yan. So, umulan naman kagabi, na-diligan naman sila. Yan, gawa ko rin ito. Ayan. Ito yung kaninang pinakita ko na pinutol ko na nagkaroon siya ng ano, ng peste. Yan, nung tag-init, pinutol ko yung mga yan. Nung tag-init, dumami na naman siya. Ayan, medyo malaki na. May bipetals. Tapos yung iba, nilalagay ko sa lupa. Ito, arrange ko yan. Bala kong ilipat kasi ang lalaki na nila. Malaki. Tapos may babies na siya. Dapat ilipat na yun. Ito nga pala, yan, pinutol ko. Ito yan siya. So, yun nga, dumami na nga siya. By water. Dito ko siya kinuha. Yan, tumutubo na lang ulit. Ganda talaga pag mainit ang panahon eh. Ito, katutubo lang din ito. Tututubo na naman ulit yan. Yan. So, dito siya galing. Diyan. So, baka next time magawa ulit tayo ng another design succulents. Ito, pabibili ko lang kanina. Para ramihin din natin yan. Kasi maganda mong ilagyan ang design na ganito sa mga ano, succulent design. Sa inyo kung ano yung mga do's and don'ts about succulents. Basta kung ano yung advice ko lang, kung ano yung masaya sa inyo, yun ang gawin nyo. Na mag-feed kayo sa isang beses, ilang beses. Basta try and try lang. Kumbaga. Ano lang naman ang buhay nyo. Hindi naman laging perfect, di ba? So, try and try lang. Yun lang. Sana nakatulong. Shoutout pala kay Mika Mesa, the caregiver. Siya yung unang nag-request na ano ba yung mga kailangan gawin, yung do's and don'ts about succulents. Tsaka shoutout din kay Hungry Explorer. Shoutout sa'yo dyan! Thanks for watching! Please share, like, and subscribe, and click the bell button para lagi po kayong updated sa mga videos ko. Stay safe, everyone! Bye!